guys, my name is krisellechan and welcome back to my channel. So, today, i-continue ko na yung part 2 ng Ultimate Divisoria Guide. Hopefully, magawa ko to ng mabilis tsaka ng maigsi. Hindi ko na finin yung mga loob ng malls kasi feeling ko, hindi nyo rin siya ma-appreciate or masyadong magigets kasi halos pare-pareho lang sila ng itsura. Kaya ang ginawa ko na lang, I made a list kung ano yung mga stuff na marami dun sa area. Yung mga short clips ko, dun to sa labas, dun sa around nga ng Divisoria. There are 4 streets surrounding Divisoria Mall. There's Santo Cristo Comercio. MD Santos, and then Tabora. So, yun yung 4 streets na nakapaliput sa Divisoria. The first street nga is Santo Cristo. Sa Santo Cristo, you get a lot of random things. Pero ang pinaka masasabi ko na marami doon na I personally go to are yung mga baking supplies. Kasi ano, yun nga, they have baking supplies, yung mga packagers, yung mga cake pans, basta yung mga molds, ganun. Yung mga kailangan nyo pang bake, nandun siya, guys. So, yeah, that's one thing. Tapos, before you get to Divisoria, marami din dun sa area na yun, mga stainless, dero, yung lalagyanan ng mga leche flan, yung mga baking pans, yun, maraming ganun dun. Basta yung stainless, okay? And then, madami din dun yung mga fake na plants. And then, meron din fruits, yung mga kitchen stuff. Tapos, meron din office and school supply. And then, yung mga packaging, guys, like, yung mga nagbebenta ng mga Tupperware, yung mga ginagamit sa mga restaurants, chopsticks, spoon and forks, yung mga ganun. So, yun guys, sa La Vesares, marami silang packaging. As in, lahat halos ng klase ng packaging meron sila. Plastic containers, like yung mga parang mega box, patawag doon. Yung basta yung malalaking box na storage boxes na malalaki. Marami din nagbebenta nun doon. Tsaka yun nga, yung stainless stuff. Yun yung marami dun sa area ng La Vesares. Okay? So, next, yung sa commercial, medyo same siya. Marami din dun yung mga packaging. Also pala, sa Santo Cristo, meron dun candles. May candle shop dun, which is Waxman Commercial, guys. Puntahan niyo yun. Doon kayo bumili ng kandila since malapit na mag-November 1. Maisingit ko lang, guys. Yung Waxman, dun lang siya bago siya mag-Divisoria Mall. Basta along Santo Cristo. Pag galing kayo ng San Fernando Bridge, pag dinire-diretso nyo yun, bago kayo umabot ng Divisoria Mall, andun lang yun. Very timely kasi malapit na November 1. So, yeah, nagbibenta dun ng ano, mga dragon candles, yung mga Chinese candles. Pero meron din yung mga normal, like yung pillars or whatever. Basta, yun. Okay. Plugged. Tapos, next, yung next street is yun nga, yung sa commercial. Meron din dun yung mga packaging, like I've said earlier. Mga packaging mostly yung nandun. Tsaka school supplies. After Divisoria Mall, ang street na yun is yung M. De Santos. So, diba from Santo Cristo, puro baking stuff yun eh. Kadugtong na nun agad ng mga baking stuff is yung mga party supplies, mga balloons. Tapos, meron din yung mga food, yung mga nilalagay sa mga loot bag, yung mga cute-cute candies doon, marami doon. As in, yung mga gummies na nasa malalaking containers, marami yung pabenta doon. Like, or mga lollipops, ganun. So, you'll see the clips naman there. And then, doon sa gitna, sa M. De Santos, meron pa siyang street sa gitna. When you go through that street, ang makikita nyo is, ito, yung mga spices, mga small spoons, yung mga ginagamit ng ano, mga nagbebenta ng scramble. Yun, nagbebenta sila ng mga spoons na maliliit, mga rubber bands, tawas, ewan ko, basta halwalo. Tawas, yun nga, tas mga spices. Tas right after that, may mga nagbebenta ng mga fruits, tas mga stainless ulit, yung mga kitchen stuff, like mga sandok, mga pang chop-chop, mga ganun. Tapos, right after that, kung trip yung pumunta din sa mga parang nagbebenta ng mga pang parlor stuff, nail and hair stuff, meron doon na eskinita na medyo parang sketchy yung itsura kasi maliit talaga siya, medyo parang madilim. Pero you can buy ano doon, mga nail polish, mga yung nga yung mga pang linis ng nails or pang kulot, yung mga ganun. Basta
for parlor siya, most old building din siya na nasa Eskinita, tapos yun yung mga mabibili niya doon. Like, somewhere here, papakita ko kung ano yung mga nandun. Tapos mura rin yun, mga wholesale yung mga binibenta nila doon. After that, since you're there na, paglabas ng street na yun, yung galing doon sa gitna, papunta doon sa dulo, madadaanan nyo na doon, ay makakarating na kayo doon ng Tabora. Tabora Street is next. Yung dun sa Tabora, yun yung famous street for mga party stuff, tsaka mga costumes, tsaka yung mga display, or like, ano ba tawag dun? Yung mga props? Yeah, yun, marami dun. Like, sila yung nagsusupply ng mga, yung gumagawa ng mga big letters na may mga glitter-glitter, yung parang box or paper letters, yung malalaki. Yun, gumagawa sila doon nun. Tapos, gumagawa sila ng mga costume, yung mga pang-atiyatihan, you name it. As in, actually, halos lahat meron sila. Basta, kung anong kailangan mo na costume, pwede nilang gawin for you. And then, gumagawa rin sila ng mga souvenirs and ng mga invitations for weddings. Yun. Marami doon sa hilera na yun. Tapos, yeah, you'll see it here around saan man yung clip. Click kayo mag-art-art, yung mga art stuff. Marami rin doon yung mga tela, mga sinulit, or mga beads, ganun. Mga, kasi parang isa siyang malaking street, as you can see, somewhere here. Malaki siyang street na puro hilera ng mga nagtitinda sa gitna ng kalsada. Pero doon sa mga likod ng mga nagtitinda na yon, may mga building yan. Tapos doon sa mga building na yan, may mga shops na, ayun nga, may mga supplies ng mga art stuff, ganun. Tapos yung mga gumagawa ng mga gowns, mga costumes. So, yun, pwede nyo ikutin. Masaya mag-ikot dun, lalo na pag malapit na yung, ano, yung Halloween. Kasi pag kailangan nyo ng costumes, marami dun, guys. So, yeah. Very timely, malapit na yun. O, pag dinala-diretso nyo kasi yun, from Divisoria Mall, going to, sa dulo ng Tabora na street, makakaapot kayo ng Recto. Tapos yung Recto, malaki yun na street. Kadugtong yun nung Recto na dinadaanan ng mga tao talaga na ng mga jeep and mga cars. Pero dun sa area na yun, halos wala nang dumadaan sa sasakyan kasi puro tinda, puro mga nagbebenta. Tapos yun, meron kayong makikita dun mga nagbebenta ng mga uniforms, school uniform. Tapos yung mga, yun din, yung mga kaldero, stainless, blah, blah, anything under the sun actually. Marami dun, damit, lahat na. Tapos, after that street, so after Tabora, is Ilaya. So, pag tinawid nyo yun, kung duman kayo ng Recto, from Tabora, when you turn right, ang next na street na makikita nyo on your right is Ilaya. Tapos, doon naman, ito naman yung street na famous for textile. As in, halos lahat ng tela na kailangan mo, andun na sa street na yun. Meron doon mga nagbebenta, yung mga tingi or like yung mga nasa streets. They sell them for a very, very affordable price. So, kung hindi nyo naman kailangan yung mga malalaking tela, I suggest na itry nyo bumili doon yung mga bargain. Kasi makakakuha kayo ng magagandang tela for like 15 pesos a yard. So, yun nga lang. Ang problema, hindi kasi siya sobrang dami. Like, limited lang siya. Kasi, hindi sila yung parang supplier talaga. Unlike yung mga nandun sa loob, again, yung sa mga loob ng mga sa likod ng mga nagtitinda sa kalsada, meron ulit mga buildings doon. Tapos sila talaga yung mga nagbebenta ng mga tela-tela na maramihan. Tapos meron din maraming damit doon, guys. Tapos meron din mga baby stuff, ng mga gowns. Yun nga, tapos yung mga baby stuff, mga lamping. Doon mura siya. Tapos binibenta din nila in bulk. Kaya, check nyo din doon, guys, kung gusto nyo makamura. Tapos, pag nanediretso nyo yun, pwede, it's either diretso kayo papunta ng Juan Luna or pwede kayo mag-right ulit papunta ng Tabor or M. De Santos na street. Dun sa M. De Santos, yun, marami dun mga, ngayon na kasi since it's almost Christmas, marami na dun nagbibenta ng mga Christmas decors. So, yeah. Tapos, meron din dun mga nagbibenta ng mga kung ano-anong kuchi-kuchi. Tapos, pagdating nyo ng Juan Luna,
eto na guys, pag sa Wanuna kasi, pwede rin kayo sa Wanuna manggaling papunta ng mostly yung mga tao doon talaga dumadaan kasi doon dumadaan yung mga jeep. Lalo na yung mga jeep na galing ng Taft area or like ng Baclaran area or basta sa May South. Doon talaga dumadaan yung mga jeep. Sa first few stores na madadaanan yun. I don't know if you can call it stores, pero basta yung mga vendors doon. During this season, yung malapit na Christmas, yan. Ang start niyan, puro mga ano, mga gift wrapping papers, ang pao, yung mga ganon. Tapos, yun na, random stuff. Hanggang, as in, sobrang random, guys. As in, mayroong mga underwears, clothes, tapos biglang toys, tapos bags, maraming school supplies, and then, tsaka ito pala, personalized stuff, or like yung mga wholesale ng mga plain shirts, like plain colored shirts, plain, basta yung mga ganun, tapos pwede nyo siyang palagyan ng mga burda, or like yung mga prints, ganun. Marami din nagpa-print doon, sorry. Basta pag dinadiretso nyo yung Wanuna, sobrang dami nyo na makikita. Tapos meron din doon shop yung Micaela. If you're familiar with Micaela, meron silang malaking shop doon. Tapos, mga nagbibenta ng fruits, tapos mga, yun nga, Christmas decors. As in, halos lahat meron doon sa street na yun. Bago pa lang kayo makadating ng 168, busog na yung mata nyo at saka yung mga bit-bitan nyo kung sakali kapag dumaan kayo yun. Pero syempre ako, I'd suggest na mag-ikot-ikot muna kayo kung kaya nyo na balikan na lang or what. Kasi baka may makita kayo na mas mura. Kasi hindi ko din talaga actually masabi sa inyo kung saan makakabili ng mura talaga. Kasi depende. Depende kung ano yung hinahanap nyo, kung ano yung klase talaga. Tsaka minsan depende rin sa kanila. Minsan mas mura dito. Tapos biglang next time mas mahal na siya. Kaya very random. Kaya ako talaga, I would suggest na mag-canvas muna kayo, mag-ikot-ikot muna kayo bago kayo mag-decide bumili ng kahit ano. Yun. Tapos, eto na. From Wanluna, pag dinadiretso nyo yung Wanluna kasi, marami kayong pwedeng puntahan. You can turn left going to Divisoria Mall. You can turn straight na medyo pa left going to Ilaya. And then you can turn right na medyo pa straight. Basta medyo pa V kasi siya. Hindi ko sure, but, pero yun pa rin yung kadugtong ng Wanuna. Pero marami pa rin nagtitinda doon. Just like yung sa Wanuna. Tapos, when you turn right, eto na. This is the Santa Elena Street. Dito nyo na mapupuntahan yung 168, 698, and City Place, and Lucky Chinatown. Pati 999, pwede nyo rin doon na idaan. Kasi, okay, doon sa Santa Elena, it's a small street. Guys, pag warning lang, pag malapit na magpasko at pupunta kayo dito, mag-ingat kayo kasi maraming mandurukot. Tapos, at the same time, hindi nyo maiwasan na hindi kayo madidikit sa mga ibang tao. Yun nga, lalo na nga pag ganung panahon, grabe. As in, hindi nyo na kailangan maglakad dito. Tulak na lang kayo ng mga tao pag nandun kayo, lalo na pag malapit na mag-Christmas. Lalo na pag weekends. As in, sobrang lala. Sobrang sikip kasi ng street, tapos sobrang dami pang nagtitinda. Sobrang random din ng mga nagtitinda doon. Mag-umpisa yun sa mga gulay, tapos mga mousetrap, mga may nagbebenta pa ng mga maliliit na ibon, benta pa doon ng hipon, alimasa. Yung doon sa pag, paakyat kasi yun ng tulay. Bago kayo umabot doon sa tulay, andun yung, meron doon nagbebenta ng mga gift wrappers din. And then, sa left side, yung mga parang pang-construction, yung mga helmet, ganun. Tapos yung mga sinusot na may parang nag-light up pag reflector, parang ganun. Tapos pagdating ng tulay nga, sa left side, fruits. Sa right side, random stuff like mga patches, buhok, books, pang ipit sa buhok. Tapos, bigla na lang merong nagbebenta ng mga fish. Tapos, basta mga kung ano-anong pets na maliliit. Tapos, sa left side, right now, ang nagbebenta doon is Christmas decors. Laging nagpapalit yun, depende sa season. Pagbaba nyo ng street na yon, nasa ano na kayo? Nasa 168 na kayo on the left side, and then nasa 698 na kayo on the right side, and then sa harap nyo, makikita nyo yung City Place and yung Lucky Chinatown. So, yeah. Pagdating doon,
kayo na mag-decide, guys, kung saan kayo pupunta. Ito na yung nakakaloka, guys, kasi i-mention ko na sa inyo kung ano yung majority ng stuff na binibenta kung saan-saan man dun sa mga lugar na yun. I'm sorry, hindi rin ako 101% sure na ito talaga yung pinakamarami dun sa area na yun. Hindi ko naman talaga siya sinurvey, pero sa ano lang to, based on my own personal observation lang, ang pinakaunang building ng 168, as far as I could remember, is yun nga, yung sa May Santa Elena. Ito yung nasa tapat ng Tiongse na school, or nung 698 na school. Dun sa first floor, sa first door, leftmost, kung kunyari, nasa likod mo yung 698 at nasa harap mo yung 168, sa first door, sa pinaka-left side, sobrang random ng mga binibenta dun. As in, mag-uumpisa yun sa mga gamit sa bahay. May chinela, sapatos, damit, tapos biglang merong mga laruan, accessories, tapos sa right side mo merong mga ano, school supplies, pati sa left side mo ulit, biglang meron ulit, tapos mga accessories ulit, basta sobrang random. Pero dito sa aisle na to, ang pinaka famous na shop na maiisip ko is yung isang branch ng Glad King. Marami kasi silang ano, pwesto sa 168 and Divisoria. So, ito yung sa 168 na isa nilang stall. Ito yung naaalala ko kasi yun yung lagi ko nadadaanan. So, yeah. So, if you're looking for Glad King and you're there, yun, dun mo siya makita sa first aisle na yun. Kasi yun nga, sobrang random guys. Sorry, hindi ko naman mention sa inyo lahat. Pero yun, sa first floor, yun yung makikita nyo. Tapos yun sa second to the last naman, meron din ako laging napupuntahan doon kasi para sa dog. Nag-iisa lang halos yun eh, na nagbebenta ng mga stuff for dogs. Like, clothes, beds, cages, yung ang tawag doon, chokers, tapos parang ganun, mga chains. Tapos yung mga squeaky stuff, pang-cut ng nails, mga pang-suklay ng dogs. At sa gitna, very random. Home decor, organizers, jewelry box, dog stuff, clocks, belts, yung dog stuff, yun. Tapos Hello Kitty stuff. So that's what you have for the first floor of 168 main building, or first building. Second floor nun is merong, ang madami dun is mga clothes. More on clothes siya. More on ladies na mga damit. Pero meron din naman mga pang guys. Pero yun nga, mas marami lang talaga lagi sa pang babae. Tapos maraming Hello Kitty stuff, tapos shoes, din maraming pajamas, swimwear, hats, shawls, towels, bedsheets, yun yung majority ng nasa second floor. Although syempre, very random nga talaga dun. Meron din mga DVD, ganun, mga kung ano-ano. Pero yun yung marami dun, yung mga minention ko. Tapos, pagdating mo doon, sa third floor, sa next floor up, yun na yung food court nung building na yun. Maraming makakainan doon, guys. Meron nga doon wahing. If you're familiar with wahing, you should try it. Pero ako, I'd suggest you try the original brand siya sa Benavides. The best. For me, it's one of my favorites. Ito, naiba na naman sa usapan. But anyway, dun sa food court, they have Jollibee, Greenwich, Karate Kid. Tapos may Lydia's, tapos may Steak Break. And then, yun nga, yung Wying. And then, yung Bitin, Turks. Meron din Rice in a Box, Ray's Barbecue, and Wendy's, and DQ. Yun. Tapos lahat pala, alam ko. Except yung mga ano nga, yung mga hindi masyado kilala, hindi ko alam yung mga restaurants doon. Pero yun, kung nagugutom kayo and may nagustuhan kayo kainin doon, sa mga sinabi ko, yun, andun sila. May ingbitin din doon guys, na sinabi ko na yata. May tender juicy yung mga ganun. Anyway, tapos andun din yung mura dito na shop. Medyo sumikat yun before eh. Although medyo mahal, hindi ko alam kung bakit ganun yung pangalan ng store, pero mura na siya siguro kasi nga yung mga binibenta nila is really nice naman. Yung mga products nila is magagandang products naman. Tapos, meron din pala dun plus size na shop
nasa pag sorry, pag akyat yung escalator, nasa pinaka left side siya, sa tapat ng Turks, sa may tapat ng Turks halos. Yun, may plus size doon na shop na nagbebenta ng magagandang mga dress. Yun. If you need an ATM, meron doon. Doon sa third floor, pag akyat nyo sa escalator, sa leftmost na aisle, dire-diretso yun yun doon sa dulo na yun. Andun halos lahat ng bangko, BPI, BDO, PS Bank. Hindi ko na alam. Basta yun, meron sila doon na ATM. So, yeah. And then, ito na. Next building, 168 Main Extension. So, this is the second building. Technically, halos kadugtong lang din siya nung first. Kasi halos sabay lang naman yata sila nag-open up. Pero yan. Sa first floor, meron doon yung mga nagbebenta ng mga K-pop and anime stuff. So, if you're into those things, doon marami. Mga bag, poster, keychains, and stuff. Basta yun. Tapos, what else are there? Doon sa area na maraming home decor, accessories, bags, and shoes. Dun, tsaka clothes din, dun sa first floor ng extension. Second floor, you get Micaela. Maraming Hello Kitty na stores, shops. Tapos, clothes, bag, shoes. Ay, shoes. Not so much pala. Clothes, bags. Clothes and bags. Tapos, party stuff. Tapos, toys. Tapos, yung mga ano, home decor or home stuff, yung mga humidifier, cortina, bed sheets, basta yung mga ganun. Doon siya sa area na yun. Pag-akit yun ang escalator, yeah, nandun siya banda. So, malapit sa Micaela rin. And then, may mga kids clothes din doon. So, medyo, yun yung malapit sa ano, sa parang bridge ng second floor from the first building to the second building. Maraming kids clothes doon. Tapos, when you go to the third floor, ayun, katugtong nga din siya nung first building. So, may food court and then mga boutiques. Personal favorite place ko to shop. Hindi naman favorite, pero marami ako dun. Mas majority ng time dun ako nakakabila ng mga damit na maganda, quality, and mura. Yeah. And then, ano na ba? Ah, ito na. Yung last extension na ng 168. Yeah. Dito, sa first floor nito, yun pa din. Clothes, accessories, shoes, yung mga socks, cute stuff, bags, makeup tools, personalized stuff. I'm saying personalized stuff kasi dun sa may dulo ng building na to, yung malapit na sa papunta ng tutuban, merong area dun na parang puro may mga nagko-computer na naggagawa sila ng mga prints for clothes, sa pillowcases, sa mga mug, sa mga damit, basta yun. And then sa second floor, there are clothes, shoes, bags. Ito yung mga ano, yung mga bags na sinasabi ko dito is yung mga replica or yung mga class A. Yung mga parang branded nila na mga bags. Yeah, replicas nga. Tapos, makeup tools, they also have Glad King. I think, I forgot kung saan mismo, pero meron din dun sa second floor, Glad King. And then, nail art stuff. Doon, marami dun yung mga kung mahilig kayo mag-nail art, marami dun nagbebenta sila ng mga iba-ibang colors ng pang-nail art tsaka yung mga tools. Sa third floor, dito na madami na yung sa panglalaki. Like, men's clothes, jackets, shoes, ganun. Actually, dun sa building na yun, medyo madami na yun sa extension. Medyo madami na yung mga panglalaki at yung mga damit tsaka mga sapatos. Lalo na ngayon, may bagong shop dun sa baba sa first floor. Ano, nagbebenta sila ng shoes for men. Kasi halos lahat pang lalaki lang. So, yeah. Tapos, yun nga, sa third floor yun, mayroong mga dresses, mga gowns. Hindi yung super duper big ball gowns, pero yung mga
party night dresses, ganun. Meron mga nagbebenta doon na okay yung quality for me. As in, parang feeling ko pwede siyang i-match na sa mga binibenta sa landmark. O, mga same lang nga yung binibenta doon sa landmark. Anyway, yeah. Fourth floor, andun yung mga gumagawa ng mga gowns, ng mga, may mga nagbebenta ng mga barong, mga suits, ganyan, mga pang-abay. Tapos, andun din yung mga phone and accessory or gadgets na area. Tapos, meron din furniture stuff doon. May nagbebenta doon ng mga, yun, ng mga furniture. Tsaka yung mga, alam niyo yung mga uso na boxes na ginagawang cabinet na pinagdidikit-dikit. Yun, meron din nagbebenta nun doon. But I think it's pretty pricey if you buy it there. I'm sorry po. Pero medyo mahal kasi compared sa mga nakikita ko online, parang mas mahal pa yung nandun. But anyway, yeah. Tapos, sa fifth floor, another food court. Hindi ko naman ma-mention sa inyo kung ano yung mga restaurants doon. Pero alam ko, may KFC doon, Mang Inasal, Pizza Hut, tsaka Bonchon. Meron din DQ doon, tsaka Sisigore. Yun yung naaalala ko. Yun yung meron doon. Tapos dun pala sa building, same building na yun, yung last building ng 168, meron doon grocery sa baba, which is the Robinson's supermarket. Yeah. Tapos sa baba, dun sa area, same area na yun, meron din mga tailors, yung mga nagagawa ng gowns. Ano ba tawag dun? Yung mga barong yan, mga pang-abay. Tapos may mga gumagawa din ng mga tarpaulins sa basement. So that's it for 168. Now, sa 999. Sa 999, guys, if you're looking again for Glad King, pag galing kayo ng City Place or ng 168, first door na closest sa 168, I'm saying this na nasa likod mo yung City Place, sa sarap yung 999, tapos nasa left side mo yung 168. Ah. Yun nga, yung nasa left na door, first door, pagpasok mo nun, ang dami nagbebenta na ng mga makeup stuff. Like, mga makeup brushes, mga acrylic cases, kasi yung mga ganun. Tapos, yung first na pwede mong right-hand na aisle, doon, nandun yung Glad King floor nga, ng 999. Very, very, very random din. Pero, magaganda yung mga damit na pagpasok mo na nga, nung aisle na yun, pag right mo dun, may mga damit dito sa right side, okay yung mga damit nila dun, tas medyo mura. So, ako, dun na ako nakakabili minsan ng mga damit. And then, may nagbibenda dun umbrellas, bags, clothes, nail stuff, makeup stuff, accessories, you name it. Tas yun, halo-halo. Tas meron din yun mga home stuff. Ko ma-explain. Kasi yung mga kung ano-ano kasing gamit sa bahay, mga ilaw, mga lamp, ganyan. Very random. Tapos, pagdating yun ng second floor, more on clothes na, tsaka shoes, and then yung mga accessories. Tapos, meron dun bridge na from that building, going to the extension building of 999, doon yung makikita yung mga nagbibenta ng mga magaganda, yung mga cute na phone cases. Tapos, mura din. Tapos, sa third floor, or food court, pagdating mo na 999 ulit na extension building na, sa first floor, ang mapipili mo doon, shoes, clothes, accessories, umbrellas, toys, and curtains and bedsheets. Yun yung madami. Pure gold na nasa basement. Tapos, on the second floor, clothes, shoes, bags, accessories, and toys. Yun din yung mga majority ng mga binibenta nila. Third floor, clothes food court. Clothes kasi, ano doon, meron doon yung mga nagbibenta ng mga online. Tapos, gusto nila, titignan mo na online. Tapos, pagdating mo doon, ipapakita mo na lang yung picture nung gusto mong bilhin. Tapos, tsaka nila ilalabas. Sino yun? It's almost as good as sold. Parang ganun. Tapos, meron din sa London, Petra and Pepito. I'm not sure kung ano yung pangalan ba. So, Petra something. Na salon. May salon doon. So, yeah. I think I'm done with 999. Kung maghanap pala kayo ng Chinese drugstore, yung mga nagbibenta ng mga ointment.
meron dun sa 999. Pagpasok nyo nung first, pag galing nga kayo, oh well, any, kung saan kayo man galing, kung sa Soler or sa ano. Pero, mas mabilis kung ma-explain. Pag galing kayo dun sa City Place na side, pagpasok nyo ng first na door, dire-diretso nyo hanggang dulo, makikita nyo yung escalator. Dun sa other side ng escalator, kasi yung sa left side nun, nasa left side nyo nun, Hello Kitty. Tapos, escalator. Tapos, sa right side, nandun yun, mayroong drug, Chinese drugstore dun. Nagbibenta sila ng mga ointment, ko bye-bye. Tapos, ito na, Divisoria Mall. Sorry guys, ito talaga sobra, ito na yung pinaka-random na mall na masasabi ko. Kasi ito talaga, sa first floor, lahat halos binibenta. Pati ultimo bake shop, meron doon bake shop. Tapos may nagbibenta doon ng mga gamit na pang popcorn. Yung mga cute na parang machines ng pang popcorn, ng pang cotton candy. Basta sobrang random na itong mall na to. Tapos halo-halo, tapos pagpasok mo sa isang door, kasi marami nga siyang exit, diba? Pagpasok mo sa isang door, makikita mo agad mga unan, kuprikama, mga bedsheets, kuprikama na nga bedsheet, kurtina. Tapos sa isa naman, puro stuff toy. Tapos may mga bags. Tapos biglang merong mga rice cooker, electric fan. Basta sobrang random talaga. Nakakatawa tong mall na to. Second floor, ano, puro naman party supplies. Tapos meron din doon yung mga candies, mga wholesale candies na nilalagay sa mga loot bag. Tapos may nagbebenta rin, syempre, yung mga loot bag, balloons. Tapos yung mga party supplies, basta yun. Tapos mga phone cases, damit, madami sa second floor. Tapos pagdating nyo ng third floor, food court again, bake shops again, and then clothes. Tapos mga Hello Kitty stuff. Yun, tapos mga bags na maliliit na wholesale, mga stuffed toys na malalaki. Yun yung mga binibenta dun sa third floor. Sobrang random, I swear. I cannot explain or I cannot tell you guys kung ano talagang meron dun. Kasi sobrang gulo nung mall na yun. Sobrang lahat nandun. Tapos, di ba yun nga sa third floor, sabi ko, may stuffed toy, may bags, may food court. Tapos biglang may school supplies. Tapos may biglang may sapatos, tapos may biglang palaruan ng bata, tapos merong biglang computer, yung mga hinuhulugan ng barya. Basta yun, nakakatawa yung mall na yun. Tapos, eto na. Pagdating nyo sa City Place, yun yung madadaanan nyo, ay yung makikita nyo dun sa may Santa Elena, yun yung City Place. Mapapansin nyo na nandun kayo pag nakita nyo yung may maraming food, may McDo, tapos may mga paikot na mga pagkain ng kung ano-ano. Like potato corner, ersaw, potato corner, oh yeah, meron pa. Tapos may mga kebab, shawarma, tapos mga ganun. Empanada, mga ganyan. Nandun sa paikot na yun, nandun na kayo sa City Place. Tapos within that area, may makikita kayo dun yung mga ano, mga nagbibenta ng mga, hindi ko alam kung anong tawag dun eh, pero yung mga parang Filipino stuff, handmade stuff. Hindi ko ma-explain. I'm so sorry. I'll try to show you guys somewhere here na lang kung ano yung sinasabi ko. Tapos, pagpasok nyo nun, may mga nagbebenta ng mga phone accessories. And then, konting arte-arte stuff like bags, perfumes. Imported yata yung mga nandun. Tapos, yeah. Tapos, meron din dun sa building na yun, ATMs. BDO, BPI, PS Bank. Random, tapos mga party supplies, tapos mga medyo mahal na mga damit. Kasi I think they're from Thailand or Bangkok na mga damit. Yung mga ganun. Yun yung meron dun. Tapos may King's Bay Shop dun sa dulo. Tapos when you go up to the second floor, merong ano, gym. Gold's Gym. Tapos may Savory. Tapos dun sa building na yun, nandun din yung ano, mga careers, like yung mga JRS, DHL, yun yung marami dun. Tapos, pagdating ng third floor, nandun yung mga government satellite offices, yung may LTO, SSS, PhilHealth Pag-ibig, tapos may mga bank, then I'm not sure kung anong bank, security bank ata. Tapos,
May chapel din doon. So, if you're there and on a weekend, na Sunday, if you wanna go to mass, may nagmamass doon. Medyo malaki rin yung chapel doon. So, that's nice. Tapos, may bridge yun. From second floor or third floor, may bridge yun going to the main mall of Lucky Chinatown. Actually, annex building pala ng Lucky Chinatown. Which is connected din dun sa main mall ng Lucky Chinatown. Yung dun sa annex building ng ano ng Lucky, ang mabibili nyo dun, guys, sa first floor, mga school supplies, toys, or yung mga cute stationery sets and notebooks, yung mga ganun. Tapos, mga random na pang bahay ng mga gamit. Yeah, yung mga lamps, yung mga pang-decorate, ganun. Decorate ng mga Christmas tree, ganyan-ganyan. Tapos, yung may mga toys. Tapos, may kainan din dun sa first floor, sa medyo labas. May manhunt, tsaka share tea. Tapos, yun. Tapos, sa second floor, ito, dito, lagi ako nakabili ng kung ano, ng mga pagkain. Yung ano, para siyang cash and carry before, yung mga imported na stuff, imported food and chocolates, ganun, for a very very low price lang. Kaya yun, yung iba minsan nagsasale sila pag malapit na mag-expire yung chocolate, like kunyari 1 month na lang mag-expire na, sinasale nila yun. Eh ako, okay lang sa akin bumili ng ganun kasi mauubos din naman agad. For sure, hindi na rin aabutin ng expiration date. Tsaka yung mga chips, nagbibenta rin sila like Doritos, Ruffles, Lay's, yung mga ganun. Tapos sobrang mura compared sa price sa labas. Pero depende rin, I guess, kung may nabibilan na kayo mas na mura din. Yeah. Kung sa SNR, minsan di ba nagsisale din. So I guess minsan mas mura din doon. Pero minsan nakakabili ako doon ng Doritos. 120 pesos lang yung malaki ah. Tapos, minsan, nakakabili ako ng 2 bags ng Lay's for 150 pesos. Yung malaki din, yung full-size na, ano, na chips ng Lay's at saka Ruffles yun. Minsan, may mga chips Ahoy, chocolate, Cadbury, lahat ng halos ng chocolate, meron ng Maltesers na malalaking, ganun. Guys, pag ano, marami dun. Lalo na pag mag-Christmas, sobrang daming bumibili dun kasi sobrang mura nga ng mga chocolates sa pang regalo-regalo. Yun. As nagbebenta rin sila ng mga shampoo, mga imported din ng mga sabon, ganun. Canned goods like Spam, Vienna Sausage. Basta, yun. Mura dun. For me, ah. Lalo na kung compare mo siya sa grocery ng Metro. Yung Lucky. Sa yung grocery sa Lucky. Sobrang mas mura yun doon. Yun pala yung sa annex din ng Lucky Chinatown, guys. Ano, meron din ng mga party supplies. Like, mga balloons, mga banners, ganyan. Madami din doon. Kung tinatamad kayong pumunta ng 168, meron na doon. Kung yun lang naman yung mga kailangan yung bilhin. Tapos yun na, Lucky Chinatown, your ordinary mo. Marami doon Daiso. Meron doon Daiso and Miniso and Mumuso. So, if you're looking for those, yun. Meron sila doon. So, yeah. I guess that's the end of part 2, guys. I'm sorry again kasi sobrang haba. But I hope you enjoyed this video. And I hope nakatulong ako sa inyo kung may specific man kayo na hinahanap na or gustong bilhin sa 168, Divisoria, or whatever. Basta, kung meron man kayong gusto man, meron man kayong gustong bilhin na hindi ko na-mention kung saan siya madami, please let me know. Just comment down below and I'll try to answer you guys as soon as possible. So, yun. Thank you guys for watching and I hope to see you on my next video. Please don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel if you like this video. So, yeah. Again, I'll see you on my next video. Bye!